Ilang sporting events ng ginaganap na 30th SEA Games ay natapos na, kaya't may mga delegado at atleta na uuwi na sa kanilang bansa, ngunit maaring hindi pang makauwi dahil sa pagkansela ng kanilang biyahe, bunga ng pananalasa ng Bagyong Tisoy. Ayon kay PISGOC CEO Ramon Susara, bagamat tapos na ang pakikipagkompetensya ng mga pauwing delegado at atleta, titiyakin nila na hindi mapapabayaan ang mga ito tulad ng Arnis Team ng Myanmar. We're able to address the Myanmar Arnis Team because their flight was canceled. So although the airline is responsible for canceled flights, but as PISGOC organizing, we were able to accommodate them and put them in Savoy Hotel immediately with the hotel and then meals. Ito rin na niyang gagawin nila sa Indonesian team. So we're trying to address the situation, but PISGOC now is making sure that the Indonesian delegates that will be departing tonight back to Jakarta will be taken care of, even if the hotel is in charge, but PISGOC is there ready to address all the stranded delegates or athletes. Nabanggit din ito na may mga parating pang mga atleta ang nakansela ang paglipad sa Pilipinas tulad ng basketball teams ng Thailand at Indonesia. Anya, kailangan lang na mag-adjust ng schedule ng ilang laro. We were expecting today the basketball teams to arrive, but the flights are canceled from different countries, Bangkok, Jakarta. So I think we expect them to arrive maybe early morning tomorrow, because basketball needs to start a training supposedly tomorrow. So the competition manager for basketball are also adjusting this for Moa Arena. Janice Cosio, Radyo Inquirer, 9 Lubenta. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.